Hello mga ka-province life, ngayon nga ay pag-uusapan natin yung tungkol sa tamang pagpili ng gagawing inahin or yung dumalagang baboy mga ka-province life para gawing inahin mga... Dahil nga mga ka-province life ay nakapagpasya na tayo na gagawin nating inahin si Damulag. Dahil nakikita ko naman na pwedeng-pwede siya dahil syempre marami. Lagi akong nanonood ng YouTube mga ka-province life, nagtatanong sa mga ka-province life natin dito na eksperto. Lagi kong inuulit sa inyo mga ka-province life na tulad nyo rin, ganun din ako mga ka-province life, sa YouTube din ako natuto. At lagi pa rin akong nanonood kung paano ang dapat gawin sa mga pag-aalaga ng baboy sa mga manok. May papakita tayo mamayang video mga ka-province life ng mga ka-feed pro natin yung tamang pagpili ng gagawing inahin. Kaya ko sinishare mga ka-province life yung mga natutunan natin ay syempre natutunan din natin yun sa YouTube sa mga eksperto. Yung natutunan ko na mga ngayon mga ka-province life ay sinishare ko lang din at hindi yun mismo galing sa atin. Tulad ng pagpapakain at pagmimixing at pagmimix ng feeds at pag-aalaga. Sinishare ko yun mga ka-province life ay dahil sa nakita kong napakaganda ang resulta mga ka-province life. Tungkol naman sa isishare ko na magandang pagpili ng inahin ay kung baga narinig ko na ito mga ka-province life, marami na nagsabi sa akin na eksperto, nakita ko na sa YouTube, sa mga ka-province life natin na nagsasabi kung ano ang magandang katangian ng baboy ay... Alam ko na mga ka-province life kasi narinig ko na. Ang problema lang dun mga ka-province life ay hindi ko pa nasubukan. Kaya magkaiba yun sa nasubukan na natin sa pagpapakain, sa pag-aalaga at sa pag-mix feeds. At isishare ko pa rin mga ka-province life kahit hindi ko pa nasubukan kasi may mga ka-province life din kasi tayong nagtatanong kung ano ang dapat gawin sa inahin, tamang pagpili ng inahin. Kahit hindi pa man natin nasubukan mga ka-province life ay may alam na tayo mga ka-province life dahil sa mga tumutulong sa atin na... kung ano ang dapat gawin mga ka-province life. Kaya ngayon nga mga ka-province life, ipapakita natin yung video ng ka-feed pro natin, yung idol natin. Doon tayo nagsimula mga ka-province life. Sa feed pro talaga ako nagsimula. Sa feed pro ako natuto mga ka-province life. Ipapakita natin yung video ng tamang pagpili ng inahin, na gagawing inahin. Upang pasimula ng ating talakayan, ating pakinggan si Dr. Randy sa plan kung paano ang tamang pagpili ng gagawing inahin. Ano nga ba ang dumalaga o gilt? Ang gilt ay isang dumalaga intended para gawing inahin. Pwede tayo magsimulang mamili sa biik. Ang kailangan nga lang, i-considera natin ang lahi o ang genetics para malaman natin kung saan ang kanyang pinagmulan. Ang pangalawa, pwede nating tignan ang daddy ng mga biik kung ito ay inverted or normal. Ang ideal po na pagpili ng dumalaga para gawing inahin ay nasa edad na 4 hanggang 5 buwan. Kagaya po ng 2 dumalaga nito. Sa pagpili nito, kailangan mayroon tayong mga criteria na dapat tandaan. Unang-una, kailangan yung haba ng baboy, yung pagkakaano ng kanyang mga dede, kailangan pantay-pantay na malalayo ang pakitan. Yung kanyang mga paa, matitibay, at saka yung kanyang mga kuko, gaya nito ay malalapad na pantay ang mga daliri. Ang kanyang kabahagi ay hindi nakatingala. Ito ang isang ideal na klase ng kabahagi ng baboy na dapat nating pagpilian. Malayo yung sa buntot niya. Ang paa niya sa likod, matatag. Ang isa pa, itong ating tenga ng ating baboy, kitang-kita niyo naman na magagalit yung ugat. Yan yung isang nagdidikta na malakas ang gatas niya for the future, ang kanyang pagpapadede. Yan ay isang mga basic na dapat nating tandaan sa pagpili ng inahin. Pagdating sa dede, kailangan ganito. Meron siyang 7 pares na dede na buhay lahat ang kanyang mga tets o yung tinatawag nating utong. Walang inverted o yung lubog, yung ganito. Hindi siya dapat nakalubog. Kailangan pantay, ang panggitan niya ay malalayo.
para hindi nag-aaway-away yung biik pagka time ng kanyang pagpapadiri sa kanyang mga biik. Saka kung maaari, buhay lahat itong unang anim kasi ito yung pinakamalakas ang galas, yung part ng dede na malapit sa kanyang tapat ng buto. Ito yung mga talagang ideal na guilt siya na pwedeng gawing magandang inahin kasi ang dede niya ay talagang buhay lahat. At nakakalamang na maganda yung kanyang mga mabibigay na gatas. Ito ang unang-una niyong titignan. Kailangan malapad na pantay. Sa binti naman, kailangan malalaki siya na matatag. Pagka pangit ang paa ng baboy, unang-una, sa bigat ng katawan niya kasi magdadala siya ng anak, lalaki siya. Pumuputok yung kuko niya dahil sa sobrang bigat ng weight niya, hindi niya makayanan itong ano. Kaya kailangan malapad talaga yung paa na pantay para yung pressure na ibibigay ng baboy sa kanya, madala ng kanyang paa na malalapad. Even yung kuko niya kailangan talagang pantay para yung pag tumapak yung baboy, yung pressure sa kanya ng katawan niya, padala nitong mga kuko at paa niya. Disadvantage ng mga pike o kaya medyo paling yung binti na ganito, nahihirapan siyang tumayo at mahiga pagka ganun ang problema ng ganun ang paa nila kasi hindi sila matimbang ng gusto yung kanilang mga ano. Tsaka maaring pag nagbuntis na siya, maaring manatili lang siyang lagi nakahiga or else baka makunan pa dahil masasakit yung mga binti niya. Mas maganda kung paglalakarin natin siya para makita mo yung talagang posture ng kanyang paglalakad. Makita mo kung yung kanyang katawan ba, pag naglalakad siya, masyadong pumapalo yung kanyang mga balakang. Kasi kailangan maganda yung lakad niya, matatag, para hindi tayo nangangamba kapag dumating yung panahon na nagbuntis siya, ay magka-problema tayo. Pagdating naman po sa ulo, ito po yung mga dapat natin tandaan. Unang-una po, itong kanyang ulo maliit. Hindi po makapalang bilbil dito yung taba sa pinakababa niya. Kasi po yan, pwede niyang ipamana dun sa mga magiging anak niya kung tabain yung baboy. Ang pangalawa po sa tenga, kailangan po makita nyo na yung ugat niyan ay mga galit, kagaya po nito. Yan po yung nagdidikta na ang ating mga baboy pagdating sa future ay malakas ang gatas. Pagdating po sa ari o yung bulba o yung tinatawag nating kabahagi ng ating baboy, ito po yung isang ideal na itsura ng kanyang kabahagi. Unang-una po, hindi po nakatingala ito. Kasi meron pong, ganyan po dapat nakaturo sa pababa, mahal, malaki ng konti, para hindi din mahirap ibigyan ng paasawa o ipa-AI natin. Malayo po ang pagitan niya sa buntot. Meron po kasing bulba na nakatingala ito. Masyado pong prone yan sa infeksyon. Kaya po mas maganda yung ganitong itsura ng bulba ang ating hanapin sa pagpili ng baboy na gagawin nating inahin. Yun nga mga ka-province life, nagpapasalamat talaga ako sa Feed Pro dahil sa kanila talaga ako natuto. 2 years ago mga ka-province life ay magto 2 years na yata yung nag-seminar ako sa Feed Pro, doon ako natuto. Nung una mga ka-province life ay Feed Pro talaga yung napili ko kasi yung baboy ang walang amoy yung pinagawa namin. Ang problema mga ka-province life, walang Feed Pro nung time na yun nung sinimulan namin to. Pero nung time na sinisimulan, ginagawa na tong kulungan namin mga province life ay dumating yung Feed Pro dito tamang-tama na nagseminar sila at may magbibinta na daw ng feeds. Kaya yun mga province life, sa Feed Pro talaga ako nagsimula. Natuto ako sa pag-alaga, baboy ang walang amoy, pagpapakain, humihingi tayo ng advice sa nagbibinta ng feeds na nagbigay ng seminar sa atin. Hanggang sa natuto tayo mga province life, hanggang sa patuloy natin mga province life, siyempre hindi natin kinakalimutan kung saan tayo natuto mga ka-province life. Sa Feed Pro talaga tayo mga ka-province life. Maraming salamat sa Feed Pro, sa mga YouTube video ng Feed Pro, sa ka-Feed Pro natin. Maraming salamat dahil sa inyo ay natuto akong mag-alaga at magpakain ng mga baboy. At syempre yung mga eksperto na taga dito sa amin, yun yung mga dahilan kung bakit tayo natuto. At saka sa mga ka-province life natin, maraming salamat po. Yun nga mga ka-province life, parami na po tayo, parami na po yung subscribers natin, mga viewers natin, yung mga sumusuporta. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta, sa mga subscribers, sa mga silent viewers natin na laging nandyan, tahimik lang, at saka sa mga OFW natin na walang sawang sumusuporta, sa mga laging nagko-comment na nagugustuhan nila yung ginagawa natin. Maraming salamat po mga ka-province life.